Please open your Bibles sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. At pag-aaralan natin beginning verse 9. Romans chapter 12 beginning verse 9, it says, "Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer, contribute to the needs of the saints, and seek to show hospitality." But ang focus ng ating pag-aaral would be verse 9 lamang sa hapon na ito. But bago yun, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Our eternal and gracious God, tunay Panginoon, ang inawit namin kanina, we need you every hour, every moment ng aming buhay. Apart from you, Lord, we can do nothing. So Lord, we plead again for your grace, for fresh grace for us sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na mayroong kahinaan din ang aming mga pangangatawan, ang aming mga pag-iisip. Tulungan niyo po kami na ma-absorb ang mga katotohanan na amin pong maririnig sa hapon na ito. Katulad ng pagsama nyo sa amin kaninang umaga, ay ganun din po, O Diyos, ay dagdagan nyo pa po kami ng biyaya pa na mapaglabanan ang mga bagay na maaaring mag-wander ang aming mga isip, mag-distract sa aming mga atensyon. We pray for the work of the Holy Spirit in our midst, that we would truly understand the words freely given to us in your word. Alam namin, O Diyos, na ikaw lamang ang aming maasahan pagdating sa bagay na ito. Kaya't nagpapakumbaba kami na tulungan niyo po ang mga ngaral ng inyong mga salita sa kanyang isip, sa kanyang sasabihin, mga babanggitin, Panginoon, ay nawa ito ay maging malinaw at tama, at hindi lihis sa hindi lihis sa katotohanan. Lahat ng ito ay amin pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung Romans chapter 12 to 16 ay very practical sections of the book of Romans, and as one writer says, that the whole intent of this epistle, yung Romans, was to call upon believers to live a certain way. At yung chapter 1 to 11 ay nagtayo si Pablo ng pundasyon for that living, para mamuhay tayo ng nararapat bilang believers na babanggitin sa chapter 12 to 16. As it were, Paul was saying, here are the 11 chapters na pinakita ko sa inyo ang dakilang gawa ng Diyos sa kaligtasan, the mercies of God, yung biyaya ng Diyos or the mercies of God to make it possible na maging ganto ang gawin ng inyong buhay na aking babanggitin beginning chapter 12. Now, dahil sa dakilang gawa ng kaligtasan, laid out chapter 3 to 11, now do this. Dedicate your life to Him, katulad ng sinabi sa chapter 12, verse 1, begins with an appeal. Paul says, "I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship." Dahil sa mercies ng Diyos expounded in previous chapters, now live this way, devote yourself to God. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal
of your mind. Now in verse 3 to 8 of chapter 12, sinasabi ni Pablo naman, by the mercies of God, you have obtained in Jesus Christ, use your gifts to its fullest ability upang matulungan nyo ang mga kapatid na lumago sa Panginoon through your God-given gifts. Now, sa passage na ating pag-aaralan from verses 9 to 21, and Lord willing, ito ang ating ididil sa mga susunod na Sunday, ay dito naman ipapakita ni Pablo sa atin kung ano ang marapat nating pangungugali towards sa pamilya ng Diyos, sa ating mga kapatid sa Panginoon, even sa mga hindi mananampalataya. How are we as believers na nakaranas ng mercies ng Diyos, how are we to relate sa believers as well to unbelievers? Kung titignan nyo sa inyong mga Bible, merong nilagay diyang title, sa ESV ay ang nakalagay, Marks of a True Christian. At tugma lamang ito na title sa portion na ito ng Romans 12 dahil makikita nga natin dito kung ano ba ang pangungugali ng isang tunay na nagsasabing siya ay niligtas ng Diyos o tunay na mananampalataya. Ano ang kanyang attitude sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga believers as well sa unbelievers. At ito ang iisa-isay natin, pag-aaralan natin sa portion na ito. And today we will only look at verse 9. And there are two directives ang makikita natin dito. First, let love be genuine. Secondly, let love abhor what is evil and hold fast what is good. So unahin natin yung isang sinabi ni Pablo, let love be genuine or sincere. Now, yung topic na love ay kalat at laganap sa buong salita ng Diyos. Lalo na ang patungkol sa pag-ibig natin sa ating mga kapatid sa Panginoon. Remember in John 13:35, sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga disciples, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang pag-ibig natin sa isa't isa, sa ating mga kapatid, ang ebidensya na tayo ay disipulo ng Panginoon. It does not say the people will know that you are my disciples if you're a Calvinist. Or the world will know you are my disciple if you memorize 1689 Baptist Confession of Faith. If meron kayong malaking fans sa church. No? What's the evidence that we are true disciples of Christ? There's love for our brethren. Kung tutungo kayo sa 1 John 2:9, a proof text na that genuine love is the mark of a genuine love is a mark of a true believer. 1 John 2:9 sinabi doon, whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. But whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. So dito ay sinasabi ni John, if there's no love for the believers, rather hatred towards them, ito ay nagpapakita na ikaw ay namumuhay sa kadiliman, in spiritual darkness. In other words, you are not a true believer. You are outside of God's kingdom, bulag ka sa katotohanan ever since you have been in darkness. If you say you are in the light, but hate your brother, you have never experienced God's love has been poured out in your heart through the Holy Spirit. You have never been in the light at all. If you hate your brothers,
Until now, you are in darkness spiritually. If you habitually hate your brother, kung yung life mo ay characterized by hatred, it only shows that your faith is not genuine. On the other hand, ano ang pruweba na ikaw ay nakay Kristo Jesus? That you are abiding in the light? Sinabi ni John, whoever loves his brothers abides in the light. 1 John 4:14. Sinabi ni John, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He is in God. I think so. Mali ata yun. 1 John 4:14, sinabi dito, we know that we have passed out of death into life, meaning spiritually alive and resurrected, because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Okay, so yun yung sinabi. Chapter 3. 1 John chapter 3 pala yun. So, you get the idea. Very strong language. No, sinabi ni John, kung walang nakikitang pag-ibig sa'yo, sa kapatiran, nananatili ka sa kamatayan. Meaning, you remain spiritually dead. Lack of love for the brethren is an evidence of spiritual death. But if there's love, yan ang pruweba na mayroong ginagawang pagbabago ang Diyos sa iyong buhay. One of the proofs that you have a saving relationship with God is that you love your brothers and sisters in the Lord, not the other way around. Love for the brethren is the sure evidence that you are spiritually alive, that you are born of God. Now, paano tayo nagkaroon ng gantong pag-ibig sa kapatiran? For sure, it's not because of us. We were selfish, but it is a proof of the Holy Spirit, sabi sa Galatians 5:22. Noong tayo ay nakakilala sa Panginoon at ang banal na Espiritu ay binago ang ating puso, nagbunga ito sa atin ng pag-ibig sa kapatiran. Minamahal natin ang mga taong tunay na nagmamahal sa Panginoong Yesus. And that is the church, the people of God. Kaya nga isang kamalian na sabihin, 'di ba, marahil naririnig niyo sa iba, no, I love Jesus but I hate the church. No, you love Jesus but you don't love the church, or you hate the church. Ibig mong sabihin, hindi mo mahal yung minamahal ni Jesus? The church? How come the love of Christ abides in you if you hate the church? You can't love Jesus and hate the church. If you love Jesus, ito ay makikita at magbubunga ng pagmamahal sa kanyang mga tao. The love for the brethren ay results or kilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. It says in 1 Peter 1:22, having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. That's one of the fruits ng regeneration.
pag-ibig sa kapatiran, isang pag-ibig na sincere at hindi mapagkunwari, as we shall see later. And God put that love in our hearts as believers in Christ Jesus. To use the language of Paul in 1 Thessalonians 4:9, "Now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another." Ang Diyos mismo ang nagturo sa atin. Nag-ukit nito sa ating buhay to love our brethren. Na sinabi ni Paul sa mga believers, "For you yourselves have been taught by God to love one another." Kumbaga, automatic ito sa isang mananampalataya. Now, going back sa ating text, what kind of love ang marapat nating ipamalas sa ating mga kapatid sa Panginoon? Yung salitang love, ay perhaps you are familiar with this, is the word in the Greek agape or agape, which speaks of kind of love that reaches out and meets needs. So, hindi naman lagi yung agape referring to divine love, but meaning, merong kang maigting na concern at interest to another. Whether siya ay mananampalataya or hindi, and whether hindi nila susuklian yung ginawa mong mabuti para sa kanila. Sabi nga ng isang manunulat, a love, yung agape, a love that centers on the needs and welfare of the one loved and will pay whatever personal price is necessary to meet those needs and foster that welfare. At ang perfect love at best example ng ganyang pag-ibig na dapat nating tularan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sinabi ni Jesus in John 13:34, "Just as I have loved you, you also are to love one another." Paano ba minahal ni Jesus ang kanyang mga disciples? Paano niya minahal ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga tao? Concern siya sa kanilang need. Concern siya sa kanilang need. At minimit niya ang kanilang pangangailangan. Even though Jesus knew na ang iba sa kanila ay tatalikod. And that's kind of love ang dapat nating ipakita sa ating mga kapatid sa Panginoon. Even to the unbelievers. Not just an emotional and sentimental love or just a mere words, but isang pag-ibig expressed in tangible ways, merong action and you are concerned helping them sa kanilang pangangailangan, praying for them, visiting them kung sila ay may karamdaman, etc. As one writer puts it, genuine love will manifest itself not in some sentimentalism, but in deeds of kindness, deeds of caring, of meeting needs, of support. Now, Paul adds that this agape love should be genuine. Now, ang ibig sabihin ng salitang ito, literally, yung salitang genuine, without playing acting. Without play acting. No, during sa kanilang panahon, yung stage actor sa theater na tinatawag na Hippocrates. No, you sounds familiar, 'di ba? Hippocrates, sila ay nag-act na merong dalawang maskara, no? Nagpapalit-palit sila ng maskara at nagpe-pretend sila nang hindi naman talaga nila pagkatao or mukha. No? So, kung nyari, maskara ni Ranji, tapos minsan maskara ni Jerome or si Jerome, si Ranji, parang ganun. No, nagpapalit-palit. At sinabi ni Pablo na ang ating
pag-ibig sa ating mga kapatid, even sa ibang tao, ay hindi play acting. Hindi mapagkunwari. Hindi hipokrito na nag-a-act ka, pero hindi naman pala yun yung intention mo o talagang motibo mo. Or you just profess love for others, mere words, but wala kang warm regard or concern to that person, or without even readiness to do them good. Hindi yan ang tunay na concern, hindi yan tunay na pag-ibig sa kapatiran, yan ay pagkukunwari. The believer's conduct should not be playing a part or wearing a mask, but a genuine expression of goodwill. Diba? To use the words of Apostle John in 1 John 3:18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. And so, pinapaalalahanan tayo dito ni Pablo na ang pag-ibig natin sa ating kapatid, ang concern sa kanila ay hindi dapat mapagkunwari. This is not an optional, but marapat na nagpapatuloy na napangungugali sa ating buhay. A love without hypocrisy. At ang salita ng Diyos ay winawarningan tayo with regard sa pagiging hipokrito or mapagkunwari. Dahil yung hypocrisy is an ugly sin. Dahil dinadaya mo ang iba. Pretending to be a person that you are not. As one Bible dictionary says patungkol sa hypocrite, sinabi niya, the hypocrite is also an ungodly rebel who flatters and deceives with his tongue to promote godlessness. Sinabi ni Job sa Job 36:13, but the hypocrites in heart store up wrath. They do not cry for help when he binds them. Yung hypocrites ay merong godless heart. At sa bagong tipan, ano yung classic na halimbawa ng mga hypocrites? Meron tayo ng mga Pharisees. Mga Fariseo na mga nagpe-pretend na mabuti at relihiyoso, nagpe-pretend na maamo sa harap ni Jesus kung minsan. Ngunit sa kanilang kaloob-looban, ang kanilang tunay na pagkatao, sila ay mga mandaraya. Diba? Para silang, yung katulad ng dinescribe sa kanila ni Jesus, para kayong nicho. Ang ganda nyo sa panlabas, pero full of bones sa panloob or nakakadiri. We have the example of Judas, isang hypocrite na nag-betray kay Jesus sa panlabas. Kala mo talagang sumusunod kay Jesus at mahal na mahal si Jesus, greeting Jesus as his master, my Lord. Ngunit sa kanyang kaloob-looban ay meron pala siyang masamang hangarin. Bakit niya ginagawa ang mga bagay na ginagawa niya? These are the classic examples ng mga taong hypocrites or fraudulent, mga mapagkunwari that the Bible warns us. Now, Paul is saying, don't be like that sa inyong pagmamahal, sa inyong mga kapatid. If you do that, that's evil. If you love with deception, that's evil, that's deception. But let your love for other be genuine, sincere, and without hypocrisy. Now, let me ask you a question. Let me ask you this, anong klaseng pag-ibig ang pinapakita mo sa iyong kapatid?
sa lugar na ito? Is it sincere? Ito ba ay tunay? O pawang pagpapakitang tao lamang? Mapagkunwari, is it real? Is it genuine love so that all the members of this church, all the people in this place, not just few individuals, but all, is it so genuine that all people in this place ay nararanasan ng iyong mabuting kalooban? Love and concern. Or perhaps you might say, Pastor, sa biyaya ng Panginoon ay sinisikap kong maging ganito ang aking pag-ibig, a genuine love sa aking mga kapatid sa Panginoon. If that's the case, praise God. If you are seeking by the help of God to love your brethren with a genuine love, praise God. At ang exhortation ko sa inyo, magpatuloy ka sa ganyang pagmamahal by the mercy of God. A love that is sincere and without hypocrisy. A love na iniisip ang kapakanan ng iba at handang tumulong sa pangangailangan ng iba with a pure and sincere heart and motives. We are challenged to live out this kind of love and to do so with the highest sincerity. But, kung hindi ito namamalas sa iyong buhay, ang gantong pag-ibig na sinasabi ni Pablo, and you profess na isa kang mananampalataya, it must be corrected immediately. Let your love be genuine. Ito ang marapat nakikita sa iyong buhay. Of course, not perfect, but genuine love. At walang pagkukunwari. If this is not true sa iyong buhay and you profess na ikaw ay follower ni Christ, it must be corrected immediately. And repent of kung nakikita mo na yan yung patutungo, pakikitungo mo sa iyong kapatid sa Panginoon na pawang pakitang tao lamang, that your love and concern ay pakitang tao lamang, you must repent. You see, mga kapatid, ito ang kalooban ng Diyos sa ating buhay bilang iglesia. Na ang ating pag-ibig must be genuine. If this is not happening sa ating church, sa inyong buhay bilang tagasunod ni Jesus, rather you are being hypocrite sa inyong love. We are disobedient. We are disobedient. Malayo tayo sa kalooban ng Diyos. You may deceive others sa panlabas with your words, but God sees the heart. God sees the motive, and eventually, lilitaw din yun. Or yung laman talaga ng iyong puso sa iyong actions at sa iyong pananalita. It is interesting to note na itong phrase na ito, let love be genuine, hindi siya command. Pero sa ibang passage, we know, kung kinukuman siya to love one another, to show goodwill with one another, but here, hindi siya utos. Dahil itong love without hypocrisy ay totoo sa mga tunay na believers. Dahil binago na sila ng Diyos, tulad ng aking sinabi, ito ay bunga ng regeneration sa ating buhay. Nasa atin na yung love na ito na kailangan nating palaguin. I-cultivate sa buhay na ito sa tulong ng Panginoon. But that's a distinguished mark of a true believer. Love for brethren. And let that love be without hypocrisy. Nawa patuloy itong lumago sa ating iglesia. Dahil tulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, the world will know that you are my disciples if you love one another. Tulad ng napag-aralan natin sa Sunday school, right? Itong ating pagmamahal sa bawat isa, even our love for unbelievers ay mabisang paraan
At maaaring gamitin ng Panginoon para mabahagi natin ang gospel sa mga hindi mananampalataya. Kumbaga, napapatingkad pa natin lalo ang mensahe ng Ebanghelyo dahil merong buhay na patotoo. And what is that? Our love for one another. Our love for others. That in our fellowship, the love of God is being manifested. At kung meron mang marahil bisita natin or unbeliever pumunta sa ating iglesia, looking for genuine love, a meaningful love, looking for a real meaning ng pag-ibig, tunay na concern, may they find it sa ating fellowship. May they find it in our church. When they visit sa ating fellowship, when they encounter us, may they find a genuine love sa ating church. Because you know, ang mundong ito offer the people a twisted kind of love. A misplaced love. Isang mapagkungwaring concern. But we, na mga mananampalataya, we have the greatest thing to offer sa mga tao. We have a genuine love dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. That leads us then sa sinabi ni Pablo, let love abhor what is evil and hold fast what is good. Negatively, Paul said to the believers, abhor what is evil. Yung salitang abhor is a very strong word. It only appear here sa New Testament, which means to detest or to disgust. Sigurado ang malapit na word, no? Siguro ang malapit na word sa Tagalog ay yung kasuklam-suklam. Or kamuhi-muhi, yung talagang meron kang matinding pagkagalit. And so sinasabi ni Paul na we as believers, we are to express hatred sa kasamaan, sa kasalanan. We are to detest which morally evil or wicked. We are to hate strongly what God hates, which is evil. And this word ay nasa tinatawag na present participle, which means we are to continually hate evil. This must be the pattern of our lives. This must be the practice of our lives, that we always hate evil. Ito dapat bilang mga mananampalataya ang gawin ng ating buhay, to vehemently hate ang kasalanan. Ito ang marapat na ongoing practice natin sa buhay. That's why it is in present participle. To hate evil, whether in the world or in our own hearts. Our remaining corruptions that oppose the will of God. And so, sinasabi ni Pablo with the regard to these words, abhor what is evil, he is saying that we are to continually and strongly hate what God hates or despise what God despises. We are to say and do yung katulad ng sinabi sa Psalm 101 verse 3, I will not set before my eyes anything that is worthless. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. A perverse heart shall be far from me. I will know nothing of evil. Meaning, hindi ka nalulugod sa kasalanan. Nilalayuan mo ito, iniiwasan mo ito. Hindi ka pumupunta sa isang lugar na alam mong maaring mahulog ka sa pagkakasala. You don't allow evil to have a grip on you again bilang mananampalataya. You don't allow evil to have master over you again. Now, sa ating context, dahil merong context sa pagkakasabi ni Pablo,
to abhor what is evil. What is the evil na dapat natin i-abhor according sa context? And the answer is hypocrisy. Ang pagiging mapagkunwari. And so, he is saying to reject having a love na mapagkunwari, to abhor a love na mapagkunwari, being hypocrite sa pakikitungo natin sa mga kapatid sa Panginoon. We are habitually reject hypocrisy dahil ito ay evil. To use the language of Paul, may it not be named among us. May it not be named among us. Any evil na mag-come up sa iyong isip at puso na maghahadlang o magsisira para hindi mo maipamalas ang iyong pag-ibig, the agape love, sa iyong mga kapatid, you must abhor it. Anything, any evil na mag-come up sa iyong isip at sa puso na maghahadlang o magsisira para hindi mo maipamalas ang iyong pag-ibig sa iyong mga kapatid sa Panginoon, you must strongly reject it. But positively, sinabi ni Pablo sa ating text, another present participle, it says, hold fast or cling to what is good. Again, yung salitang hold fast ay very strong word. It means literally to glue or to cement or to fasten together. At ito ay nasa present tense, which means ito ang maging patuloy na practice ng iyong buhay bilang mananampalataya. I-join mo, idikit mo patuloy sa iyong buhay, sa iyong sarili, ang mga bagay na mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. So kung ang evil ay dapat mong kamuhian at layuan, things that are good, morally right, according sa salita ng Diyos, things that are pleasing to God, ang dapat mong yakapin at panghawakan. One commentary puts it in this way, R.C. Sproul, we are to hang on tightly to which is good, allowing it to be cemented on our souls so that we do not drop or lose it with the next wind of cultural fantasy that comes our way. And in the immediate context, again, because context is the king, what is the good ang dapat nating yakapin? We are told that we are to fasten ourselves to authentic or genuine love for others. And so this is how we genuinely love others, according to verse 9. To continually abhor hypocrisy, dishonesty, deception, but to cling to genuine love for others. Our duty sa ating mga kapatid sa Panginoon is to live a life of hypocritical, honest, genuine, truthful love which manifests itself in selfless sacrificial service to those who have in need. This is, mga kapatid, ang mark ng tunay na pananampalataya. Our love ay genuine, not dishonest, not deceiving love, abhorring what is evil and cling to what is good. And later, papakita pa sa atin ni Pablo specifically no, isa-isa ang mga marka ng tunay na mananampalataya. But for today, ito ang hamon sa atin at application bilang pagtatapos. You must repent if you have been hypocrite and dishonest in your relationship with your brethren. You must repent if you have been hypocrite and dishonest in your relationship with your brethren. Tulad ng ating nakita, ang pagkukunwari ay isang kasalanan.
kinamumuhian ng Diyos. And if you say you love God, you must hate what He hates. And one of them ay hypocrisy. Marahil hindi pa ito lantad sa iba, ngunit nakikita ito ng Diyos. Alam ng Diyos ang tinatago ng iyong puso. Wala tayong may tatago sa Kanya. Nakikita niya your interest, your motive behind sa pakikitungo natin sa mga kapatid sa Diyos, sa Panginoon. Our brethren, it is evil kung dinadaya natin ang ating mga kapatid sa Panginoon o nagpapakitang tao lamang tayo. Kung ito ang ginagawa mo ngayon, you must stop it. You need to confess it sa Panginoon or even confess it sa mga taong nakakaalam or nakaranas ng pagkukunwari na ginagawa mo. Tell that person na may ginawa ka sa kanya na marahil sa panlabas ay okay, pero yun pala meron kang ibang hangarin, masamang hangarin, bakit mo ginagawa iyon. And ask for forgiveness for evil like hypocrisy or dishonesty, because it is something that we cannot tolerate at any level. Evil like hypocrisy and dishonesty is something that we cannot tolerate at any level. Evil is something we must hate with passion. Is something we must hate strongly. Dahil kung itolerate natin yan sa ating iglesia, eventually it will destroy us. It will destroy our love and relationship for one another. And so, ang tunay na mananampalataya, when she or he committed that evil, ay marapit humingi ng kapatawaran sa Diyos, because that's a true believer does. True Christian repents sa kanyang nagawang kasalanan, sa kanyang nagawang paglabag sa kalooban ng Diyos. Ngunit kung hindi mo nakikita na ang ginagawa mong evil like hypocrisy, deceiving others, ay dapat ihingi ng kapatawaran sa Panginoon, it only shows na hindi tunay ang iyong pananampalataya. Whatever profession of faith na kineclaim mo ay pawang peke lamang. Dahil ang tunay na believer repent of his or her sins and continually repenting and believing in Christ. True believers hate sins. Yes, marahil nahuhulog pa tayo sa kasalanan. Madalas nadadapa. But ang tunay na believer hindi nag-e-enjoy sa pagkakadapa sa kasalanan. Hindi siya patuloy na magiging masaya sa kasalanan. That's the difference between believers and unbelievers. Unbelievers, when they fall to sin, they may enjoy it. But the true believers, there's ache in his heart when he fall to sin. Hindi siya patuloy na magiging masaya sa kasalanan dahil binago na siya ng Panginoon. Bagkos makikita mo sa kanyang buhay ang pagsisisi sa kasalanan at pagkalungkot sa nagawa niyang kasalanan. And so mga kapatid, kung guilty ka ng gantong pangungugali, you are dishonest, deceiving your brethren. Your love for your brethren ay marked by deception and hypocrisy. You must repent and confess it to the Lord who is faithful and just to forgive all our sins. But also, your love or agape love should not be experienced only by selected few, but to all your brethren. Lalo na kung isa kang member ng church
na ito. Sinabi ni Pablo, your love must be genuine. Diba? Hindi sinabi ni Pablo, your love must be genuine doon lang sa mga kabibes mo. Your love must be genuine sa kapareho mo ng hilig. No, pero sa iba, no, pero sa iba, okay lang, pakita mo na lang, kunwari nakiring ka sa kanila, na concerned ka sa kanila, no. Paul said to all your brothers and sisters in the Lord, no impartiality to all your brethren in this church. Even those you find irritable to death. Dahil sa maraming kakaiba niyang personalidad. Ano man ang estado nila sa buhay, edukado, hindi masyado nakapagtapos, mahirap lamang, or kapos sa buhay, mayaman, mahirap, mahalin mo sila ng totoo. Tulungan mo sila nang walang hinihintay na kapalit. Love them as Christ has loved you. How Christ loved you? Paano ka minahal ni Jesus? Do them sa iyong mga kapatid. Love them genuinely. Furthermore, ask the Lord to grant you the grace to love your brethren genuinely. We need to remember that our Lord Jesus Christ will grant us the ability to love all the brethren. I know it's easy to say than to do. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon sa aspeto na to, to love others genuinely. Dahil sa labi ng ating kasalanan, kung sa ating sarili lang, we tend to be selfish than to be selfless. We tend to be proud than to think the interest of our brethren. Kung sa ating sarili lang, we tend to be self-seeking than to seek to love others more than we love ourselves. Let me ask you a question. Sumagi ba sa inyong isip na ipanalangin sa Diyos, Panginoon, make me the most loving person in our church? Sumagi ba yan sa inyong isip? Utos ito ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapatid katulad ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. It is a good prayer, isn't it? Para sa ating sarili at marapat na ipanalangin natin bilang iglesia na mag-increase ang ating pagmamahal sa ating mga kapatid sa Panginoon, for it is the will of God. Loving them not only in words, but in deeds and in truth, without hypocrisy. At ang magandang balita para sa atin mga kapatid, sufficient ang biyaya ng Panginoon to grant us the ability to love all the brethren. His grace is sufficient. In ourselves, we cannot. But His grace is always sufficient to grant us the ability to love all our brethren with a genuine love. And to you, my friends, if your life has no genuine love, no strong hate to what is evil, no clinging to what is morally good according to the Bible, it only shows that you have a godless heart, unregenerate heart. Kung ang iyong buhay ay walang totoong pag-ibig, walang pagkagalit sa kasalanan at walang pagyakap sa mabuti, ito ay nagpapakita ng kawalan ng biyaya ng kaligtasan sa iyong buhay. Test yourself, my friends. Are you for real? Is there grace in your heart? Meron bang pagkamuhi sa kasalanan? Meron bang
pagmamahal sa church? Meron bang pagyakap sa mabuti at kalooban ng Diyos? Dahil kung wala, whatever profession of faith ang binabanggit mo, wala itong saysay. Ito ay peking pagpapahayag ng pananampalataya. To have genuine love, to hate what is evil and clinging to what is good ay mark ng tunay na pananampalataya. Of course, hindi natin sinasabi na yan ang paraan para ikaw ay maligtas. Bagkos, tulad ng sinabi ko, ito ay bunga ng pananampalataya. Bunga ng pananampalataya. Sa iyong sarili, you cannot change yourself. Hindi mo kaya baguhin ang iyong sarili. You cannot hate what is evil. You cannot cling to what is good dahil ikaw ay alipin ng kasalanan. In fact, totoo sa iyong buhay ang kabaliktaran ng mga ito. You love evil and hate what is good. Apart from Christ, you cannot change yourself. Your miserable condition. You need Christ, my friends, para maligtas sa kasalanan at magkaroon ng bagong buhay. Buhay na may pagmamahal sa mga bagay na minamahal ng Diyos. Isang buhay na namumuhi sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. You need Christ for you to be a new creation. At tinatawagan ka ni Jesus ngayon na. Right now, talikuran mo yung kasamaan at kasalanan at lumapit ka kay Jesus ng may pananampalataya. At ikaw ay maliligtas. Look to Christ. He is your only hope para maligtas at mapatawad sa iyong pagkakasala. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa katotohanan that you work in our lives bilang mga believers and you put and taught us love for one another. Alam namin, Panginoon, hindi ito galing sa amin at hindi rin namin ito kayang i-cultivate pa, O Diyos, kung wala po ang inyong tulong. Kaya ang dalangin namin, O Diyos, ay patuloy na mag-increase sa aming buhay bilang iglesia. A love that is genuine. A love that is no hypocrisy. A love, Lord, that abhors what is evil and clinging to what is good. Help us, Father, na ang katotohanan na ito will continually true sa aming buhay at mas tumitingkad sa aming buhay sa paglipas ng panahon. That we would continually love others tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. That we would be able to express our concern and love in a tangible ways for our brothers and sisters in the Lord. Help us, Father, this we pray in Jesus' name. Amen.